Jonathan, kamusta na ang kalagayan sa Camsur? Tony, binaha ang bahagi ng highway sa Barangay San Roque, Bombon, Camarines Sur dahil sa ulan na dulot ng bagyong Amang. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Camarines Sur dahil sa bagyo umpisa pa kahapon. Ayon kay Police Captain Richilda Machas ng Bombon, umapaw ang irrigation canal kaya binaha ang kalsada. Malalaking sasakyan lang ang nakadaan dito kaninang madaling araw pero nakalusot din ang light vehicles nang pansamantalang tumigil ang ulan. May mga bahay na pinasok ng tubig pero walang naitalang evacuees ang pulisya. Pakiusap ng pulisya sa mga residente na nakatira sa mga binabahang lugar na kusa ng lumikas kaysa magpaligtas ng hapon o gabi para maiwasan ang sakuna. Pinayuhan din ng opisyal ang mga motorista at mga biyahero na ipagpaliban na muna ang lakad para makaiwas sa sakuna. Anya, kung wala naman talagang importanteng pupuntahan ay magstay na lamang sa bahay. Dito naman Tony, sa kinaroroonan ko sa Naga City, pabugso-bugso rin ang ulan. Wala pang naitatalang evacuees dito sa lungsod pero nakahanda umano ang mga pamilya na nasa flood-prone area sa paglikas sakaling mag-abiso ang lokal na pamahalaan gaya ng mga residente dito sa Zone 4 LBC Barangay Sabang na halos kalibel ng bahay nila ang Naga River at napapagitnaan lamang ng flood control dike. Yan ang headline Pilipinas mula sa Naga City. Jonathan Maestrado, ABS-CBN News. Tony. Maraming salamat, Jonathan. Ingat kayo dyan. Samantala, higit 1,000 pasahero ang stranded sa mga pantalan sa Bicol matapos kansilahin ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat dahil na rin sa bagyong Amang. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 1,028 na pasahero habang 215 na rolling cargoes ang stranded sa Matnog, Sorsogon mula kaninang alas 4 ng madaling araw. Sa Pilar, Sorsogon, 68 pasahero at 54 na rolling cargoes na papuntang Masbate ang stranded. Stranded rin ang 330 pasahero at 12 rolling cargoes at Tabaco, Albay na papunta naman ang Catanduanes. Nasa 134 na pasahero at 42 rolling cargoes naman ang stranded sa Pio Duran, Albay na patungo na Masbate. Sa Quezon, umabot sa halos 200 pasahero ang stranded matapos suspindihin din ang mga biyahe. Samantala, nakaantabay naman ang mga istasyon ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo para sa posibleng rescue at evacuation efforts.